Maraming gabi. Praise the Lord. Salamat sa Diyos. This is my last talk today. Ika-upat na eh. Today ba? So this morning I was in Lapu-Lapu Parish. Then ito ko sa kay Dr. Rene nga Marian Congress. Ako yung speaker. And ako yung Bible study 6 o'clock. 5 o'clock. Yes. Man kong 6:30. Diretso na ko dere. So, upat ne and the last, no? And I'm still here. Praise the Lord for the grace of God. Yes. Before nato ipadayon ang part 2 sa God Heals, mohatag lang kong gamayang talk about this month of the rosary kay October man. Yung sunod na itong kita, November naman, sumabahaw na ne. Gamay lang, 5 minutes lang. Why do we celebrate October as the month of the Holy Rosary? Duha ka hinungdan. First, ang kagahapon, October 7, 1571, pinakadakong gira, naval war, na nahimo, na daog ang mga Kristiyanos batok sa mga Turks, ang mga Muslim na gusto mo invade sa Europe. Nya, ang ilahang kampo, Jutaira, it was a coalition between the state of Venice and Italy and France, anatanan niya, with the Holy Father ba? Nya ang ilang kontraportindigana sa Jutaira. Sige, it's like, rosary. Intervene ang malabirin. Mautong the Battle of Lepanto. And because of that, dito sa Loreto Litany, gipuno ni nga Mary Help of Christians. Siya ang magtatabang. Nya, because of the power of the Holy Rosary, mo nang ginganlan po siya ganang Our Lady of the Most Holy Rosary. Mapiesta kagahapon. So when I preached yesterday sa Osaka cargo forwarding company nga mga driver ug mga helper nga minaw gid sila pa minaw grabbing anointing sa malabirin nga nangayo na gid sila rosaryuhan kay magrosaryo na gid sila nga usa duol na ako sa Brad na kay rosaryuhan diha ako na nabi so gipangayo ako rosaryuhan ug hatag diha iko yampo gini ha kay mo ni mo na puin na so lipay kayo nga this morning I share the same topic kay mo magipangayo dito sa Lapu-Lapu and there was one priest who sat down and listened. And after the talk, very humble priest, barog siya, yung siya nga, I took this for one semester in the seminary, Mariology. And Brother Ali just gave it in 1 hour and it's all there. Karon nakasabot, nagigay ko. Unsa to ako nagian sa seminaryo. Imagine na rago, no? Praise the Lord. Yeah, mausa tayo gitalk na ako ganina, Dr. Rene. Pero it was 1 hour and 30 minutes, so medyo mas taas ba. So ana lang yun, ang three elements of devotion, number one, maumanang kanang veneration. Ato siyang tagaan sa pagtahod because Mother Mary is a mother of Jesus, of course. No? Second is invocation. We ask for her prayers and intercession. Nga ikatulo is imitation. Ato siyang kopyahon, ato siyang sundon sa iyang mga mithi. Bitaw. Powerful gigayo siya sa lima kasi. Unang si Creed. Sa credo na to, naana siya. No? Ikaduha, sa creation, second C, the fall of Adam and Eve, Mother Mary was referred to as the woman in Genesis 3:15. I will put enmity between you and the woman. By the way, a Bible scholar said, kana kuno nga woman, nalipat lang yung kuno ang mga expert. Ana. Ang sakto yung kuno translation na sa Greek is gyne or gone, which means lady. Umuyong kag lady, taas ka ina. Kay kana mo yung kag my lord nya ang opposite na my lady man usually that is an address to the queen dito sa England my lord my lady yung kag woman mura mag kabit no another so lady gid na so dito kami on our woman of Mount Carmel our lady of Mount Carmel lady gid na so anyway so mo to kanang the first is credo. Second C is creation. The third C is crib. Sa pagkatao ni Jesus, of course, there was Mama Mary during his infancy. And then the next C, Cana. Sa kasal sa Cana, dito. Nagmilagro si Jesus, bisag wa pa, di pa panahon. And then the fifth C is Calvary. She was there dito sa tiilan ni Jesus. So journey gid si Mama Mary sa kinabuhi ni Jesus from crib to Calvary.
So anyway, mo to'y gamayang 5 minutes lang. Okay, we continue with our part 2 sa atong God Heals. Wow. So review ta, mga egzon ko, and review on some alignment sa atong buhaton. Ah, wala? Na-off? May batere? Sa gudi ay na. Ang USB, wa mo paslak. Thank you, Brad. Muntung sige, tagpisle ito. May nahitabo. Okay. So, our God is Yahweh Rapha. So, isip Catholics, we don't say Jehovah. We say Yahweh. No? So, Yahweh Rapha. Yahweh Jireh. No? Kay Katolik ko man daw. So, mo nang gamay alignment lang. No? So, He is the healer. He is Yahweh Rapha, the God who heals. Exodus 15:26. If you listen carefully to the voice of the Lord your God and do what is right in His eyes, if you pay attention to His commands and keep all His decrees, I will not bring on any of the disease I brought onto the Egyptians, for I am the Lord who heals you. So, siya ang Diyos nga nag-ayo. Review na. But how does God heal? How? Well, He said that He can heal all diseases. Wala magiging psalm. In the book of Psalms 103 verse 3, God who forgives all your... Sa to? All your sins and heals all your diseases. Wala magiging psalm. Wala magiging most. Kundi all. With equal ease. No? Equal lagid. Makanser manag, maunsa, parihara. Easy for the Lord. Walay arang sa Ginoo because He is the God of the impossible. Question, how does He heal again? Mugamit siya lain-laing methods. Kung imong tanaw ni sa time ni Jesus, there was a time nga, wa si buhaton, muana lang siya. Go, your faith has healed you. Sometimes, may ingon siya, adto ka dito, mudip ka dito sa Jordan River 7 times. No? I mean, ingon siya nga, that was Old Testament, no? Itong sinaaman, Prophet Elijah. Si Jesus, kuwag lapok, nga, iyang giluaan, nga, iyang gimix, gimaasa, no? Ikaw makakita, nga, giyak sa kaluod. Gamit siya ganang mga butang, mga gamit, mga sakramental, so, lain-lain pagi. Dili kita makaingon nga, kini-kini-rejud. Kaya we cannot box the spirit in. Depende rin na, di ginako masakpan ang pattern sa Ginoo. Kung dili, maminaw ta siyang leading unong sa ipabuhat niya. Kaya di ikin parihas ang tanan. Di parihas ang tanan. And the Lord can heal supernaturally, but He can also use medicine. Yes, kay kanagikan man na niya ang kahibalo. And then various diseases. And He can heal instantly sa Bible na yung mga instant healings. Pero daghan sa diha nga gradual. And He can choose not to heal for good reasons. Muna itong topic last time, katong mga sana redemptive suffering. Ayan, kalimot na. One time, naghatag og LSS, nibuong ko kapurti madagana masakit itong diri. Kay ilan niya advertise, na mo sakit, ato mo dito, maminaw. So, sige kong istorya, nahuman na. Before ko nahuman sa first topic, nanay, doon ako, Brad, asa mang mananambal din eh. Uy, ang mga masakit ko. Kasi mananambal. Ingon na yun, na ako ni manambal din, himo na niyam eh. Ikaw, susurong, adil, kuwan mo na, oy, wrong, ganang, sana, promotion. Dili na, ang manambal lang, Ginoo, sige, lingkod lang niya. Niya, kuwan mo, may paminaw lang, ana. So, mo ito, guys, paminaw lang, tibok adlaw. Pagkahuman sa LSS, taghan, giniduol na ko, nga, ingo, okay, kinsa magitiha, kaya na, mangita, magitambalan, human na magit, na ako, giproklamar, ang mananambal, ang Ginoo, na hala, mag-ampo ko sa Ginoo nga, ayuhon mo. De, dool. Ay, ano ba ito upang masakit doon? Jutay rin kini dool. Kaya mo nga no? Sus, kaya nangaayo na sila. Diin sila naayo, naminaw sa pulong, naayo. Ang uban, punay katawa, pag at the end of the day, naayo. Kaya kano di katawa, makaayo mo na, kuha rin nila katawa. Ang uban, nagsiksayo sa'yo, ipaningutang, lula. Pag uman, naayo. So, taato pa. Hala, katong wa maayo sa katawa, sa sayaw, sa talk, dire, kay tiwasan. So, ang pag-ayo sa Ginoo lain-lain pagi. May mga tao nga naminaw pa lang sa talk, naayo na. So, ang importante mo good, ang total healing, dili lang ng physical, kay physical healing,
mami ma kopya nas panuwayo ikan ng tambalan di ay nga nya kana nga healing temporary man nya wa man ay dots ilaw kay wa man agi atiman ang root cause ni ana nga mao ang atong relationship with God. Kuan ra gi deal ang kuan lang ang simptomas pero ang cause wa pabilin. Wala juga kadung tambalan mo ingon adto ay mong kontra pa sa ilua nya magumpisa. Wa oy ingon ka kana gibarang ka unsa man atong baslan. Atong na anaon inuon ka kanang nai hagdon minung kag panimahos no so dili na tinuray nga healing gikas Ginoo sumatong bantayan ah odi ara sa Sirak okay na ha Sirak 38 ang Ginoo mo gamit sa mga doktor now ha honor a physician with the honor due unto him for the uses which you may have of him for the Lord has created him dili mayo sa Bisaya. Kay pasidunggi ang mga mananambal. Uy, lain na, marapag albularyo. Mananambal, magingon ko. Eh, doktor na lang, or physician na lang, uy. Kaysa may nagatag o kahibalo nila, ang Ginoo. Kaysa may nagatag kahibalo, ano maghimo o mga tambal, ang Ginoo. Ang knowledge sa medicine, kana mga pharmacist, kana kinsa pa ng ubang mga scientist, kana nag-formulate din na, mga butikira, no? Butikira. Pharmacist. Ako rin na himuot. Nala. So, wala na. Bisan o igamitin sa Ginoo man ang mga tambal. No, ano mo na, inig-testimony ito, giayo ko sa Ginoo. Itumar mo kong tambal. Ang tambal, instrumento, ang Ginoo man himus tambal. So, ang Ginoo niayo na ko, pinaagi sa tambal. It is still the Lord ang nag-ayo. Mao man na siya ay ultimate attribution. Ang pinaka-end. Wala ko na maingon ko nga, oh, di ba? Classic example ba? Ako gikuha ne. Sabi na, clicker? Oh. Gipunit. Nako. Unsa'y nagpunit sa clicker? Kamot. Kinsa'y nagpunit sa clicker? Berdali. Kaya si Berdali, may tagiyas kamot. Ultimate attribution. Oo na siya. Unsa may gigamit sa Ginoo, unsa may nakaayo ni mo, tambal. Kinsa may nakaayo ni mo, ang Ginoo. Dili ang tambal. Kaya ang Ginoo may nahimos tambal. Okay, so sa atong testimony, all glory should be given to the Lord sa atong healing. Ang Diyos mag-ayo sa mga lawas na to. Okay, many times sa Bible nga nag-ayo siya ng mga balatian sa lawas. No, but not in a magical form. Ang prayer, dili mo nakaayo ni mo, kundili ang Diyos. Bisan og simple lang, mabito to si the late Father Suarez, yun siya, simple ko siya maampo, hindi mo kibao ng iyong ampo. Ini pre-uber niya, mag-our father agad siya. Our Father who art in heaven. So, ayaw na. Yawag hindi. So, it's not really the words. It is the Lord and your disposition as well. So, mo nang, himo kag-ampo niya, mura nakadig-balak-balak. Oh, Ginoo. Ano ba siya mo naman? Ano ba siya? Siya? Mura man nag-city palabras. Oh, itinagig-way up. Why istorya, Lord? Kaura, igo niya, Lord. Para mo kasing kasing gusto rin, ayun. It's not the words, it's not the prayer, it's not the formula. It is the Lord. God heals. God heals our minds. So sa nga itong mga mind karon maoran ay dagang problema ini mga mental health issues karon. Daga na mga depressed, daga na mga sus mga bata, mga bata, ano ba yun? Mga eskwilahan, mga reklamo sa mga maestra, mga teacher, kung makailang, pardon, saan naman eh, anong ito, anong may maghikog, nindot ko nung maghikog, anong saan naman na, sige na maghikog-hikog na sila, gamay na problema maghikog. Philippians 4:7, and the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. O na, kung ang Ginoo, maghari ka na to, ang atong mind guarded na, walang ang ato kita ni magpaduol kita sa Ginoo. Kanunay, kay basig mo to ng aircon, okay, raka di ka maigo, no? Okay, God heals a broken heart. So, kadtong mga UTI, umibig tapos iniwan, He heals the broken hearted and binds up their wounds. Asa to brad, musaman, gita ka. Okay, claim it. Nga ka na yung musaman, ayun na sa Ginoo. Okay? Sabi, ayun sa Ginoo. You must give God all the pieces. When we pray, don't withhold any information. Don't hide anything. Sayang ang imo i-hide na, dili ka bless si Lord ni Ana. Sayang ang grasya. Hatag sa Ginoo, tanan, ibigay mo lahat.
Hebrews 12:15. See to it that no one misses the grace of God and that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. Nga wala gyud ma-miss nimo nga grasya sa Ginoo. Siyempre, kung hindi mo nangyata sa Ginoo, butang na grasya, igo na. Pero kung nagtago na mo, kanilang Lord, kana lang, kire, wala. Hindi, ginumapilan sa blessing ni Lord. So, ayaw, itago. Ayaw, itago. And then, kana, you must be willing to forgive and let go. Dahil sa kamasakiton nga, purtigid niyang sakita, dili sakit ordinary, ha? Ang problema ni a nurse. So, istorya ni niya o ang nurse. Madisgrasya sa motor siya, ang yanti ilgi protect yung kuana ba gara sa sakit bali usa ba nya tungod kay busy kayo overwhelmed kayo hospital sa daghang kaso kay panahon patus COVID so daghang gi prioritize nilang COVID puno gi kayo kaya gyud sa kilig ilabay na bayan sa daghang mga tawo nya iyang sakit nagdugo sa maayo ba nya mga nurse nagbahas-bahas ito tawag nila siya nurse tabangay ta mo na sa sakit gi ako til nurse tatudat ingon ng nurse do excuse me I am the head nurse here. Oh, sorry. Head nurse, there you come. Paliw kong patawag sa foot nurse. Sakit na siya kaya kutil. Ang foot nurse para para ulo na siya. Hasta sukuan. Sabot, huwag kasapot. Ang nurse? Mahal mo tayo tinibawan niya. Ito, way graduate down to siya. Head nurse, nurse sa ulo. Sakit mo yung tiil. Pagkitawag sa foot nurse. Ni, samot, hinungan ang nurse. Huwag kapungot. Purti pinibisiya. Huwag ni duol lang si Ivy. Sana. Ni Ara ang foot nurse. O dog nurse. Bangs pa more. Dili na bang sa moro, ha? God heals our spirit. So kato mga espiritu, gihasols panuway, gihatagan sa Ginoo kagawasan. Ana. Mao na basahin mo sa Luke chapter 9 verse 42. So, kanang healing sa atong spirit, kana mo pinakaimportante tanan. It represents the greatest need nato. Ingo na Ginoo, what profits a man if he owns the whole world but loses his soul? Ang imong kalagyot mo pinakaimportante sa tanan. Eh daghan kay kagwarta, kaw tagiyasa nang kalubihan ti bukarkar. Ni kamatay nimo kay madabi sa kusa ka buok putot. Kisa mi sunod putot di aso. Kalagyan, importante. Kayuhan sa kalag. And it is our greatest miracle. Romans 5, 6 to 8. You see, at just the right time when we were still powerless, Christ died for the ungodly. Very rarely will anyone die for a righteous man. Though for a good man, someone might possibly dare to die. But God demonstrates His own love for us in this while we were still sinners, Christ died for us. Tagsaray magpakamatay og tao nga matarong. Kung naman gini magpakamatay sa taong buutan, na ipanagsa. Pero kita, sige pagkasa o ka Ginoo namatay para ka na to. Di ba na milagro? Kinadak ang milagro na. Now, mauna ang atong pamalandungan, kinsa magyog ko Ginoo nga imong kong pakamatyan. O buhi ang medyo gagawa, may diri. O sa magigit, no, na. What is man that you're mindful of him? O, tugaw pa itong prayer nga ganina. That's Psalm chapter 8, 4 to 8. When I look up to the heavens and I see the work of your hands, the moon and the stars, and I ask myself, what is man that you're mindful of him? Mere man that you care for him. You made man a little lower than the angels. Paghangad ko sa kalangitan, nakita ko ang buhat sa imong makamot, ang buhat ng kabitunan. Pagkapagutan ako sa kanunso, magtaong, nagmahal ka magkaniya. Tao lamang sa gipangga mo, sa gibuhat, pagkutagbos lamang, sudutay, smaag. Repeat. If you personalize that, you say, who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Who am I? Di lang nakanta. Pamalandungig yun. Milagrong ako na. Pagmauna ang source atong conversion. Ganina, nag-speak ko about conversion sa Marian Congress. Naku, when you talk about conversion, kitang Katoliko, ang atong imagino, conversion, gikan sila yung reliyon, balik Katoliko, conversion na. Okay sana. Another definition. But kitang Katoliko, how can we be converted into Christ? Nabisan Katoliko, taon niya wa tay simba. Katoliko, taon niya naatas mga bisyo. Katoliko, taon nga, kusuka itang lupig sa itong isikatang. Katoliko niya, di mo bayad ng utang. So, kaya mag-convert, good bitaw ta.
Ngunay nga nalang og metanoia, inner transformation. Kausaban sa unahuna, kausaban. Di unahuna, di rin unahuna. Kausaban sa kasing-kasing, kausaban sa unahuna. Muna'y change, muna'y metanoia, muna'y conversion. Ug muna'y message sa mga birhin, wherever the Blessed Mother appears, sa Fatima o sa Gaza, sabi sulti niya, balik mo sa akong anak, pangumpisal mo, pagrosaryo mo, pagpinitensya mo, unsa purpose sa Mother Mary, na makasinati ta real conversion. Siya gina. Do whatever my son tells you. Siya gina. She will always lead us to her son. Kung ato, huwag siyang paminawan. Huwag bitaw nga, kung huwag madyo ka apil o retreat sukat, bro. Okay. Magrosaryo ka lang ka ng upat ka misteryo niya, ayaw paspasa. Kanag yung hinay nga rosaryo ba? No? Hail Mary, full of grace. Ayaw lang, Hail Mary, palagpay sila, Holy Spirit, patahanga ka. Human sa rosaryo, hanga kayo, tubig, tubig. 15 minutos sa rosaryo. Turbo, muna yung rosaryo, yung turbo, rapido. Ano ba, among rosaryo ba, duge, kimuman, yan naman, sinakulo. Nindot man na sinakulo ng prayer, kaya naaginay, every Hail Mary, na petition, dugaya lang, kimuman. Ang uban, pinakamubog, sinakulo, 2 oras. Pinakataas nga, ako ni Bawang sinakulo, 3 oras to nga. Kaniduta. Yan ba, okay rin yan, dugay yung mga naman ganito, 2,000 Hail Marys nga, 12 oras, 8 to 12 hours, 2,000 Hail Marys. Kaniduta, nag-inihapay na to. Nga nung dugay ko nung namahuman ng sinakulo, ang alang, ikaw may pakanog sinakong kulo, madali pagkahuman. Anyway. Mga buta noon, huwag ito, kibaw ko siya kulo. Kini nang tawa, kaedad na nita. Namukaw lang ko ninyo, eh, kaya ito, serious atong topic ko niya. Mga tog naman. Nagkrogin na kayo. Niyap noon yung pinakadakong impact. Ephesians 2, 4 to 5. But because of His great love for us, God who is rich in mercy, in Latin, divis in misericordia, made us alive with Christ even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved. Grabe ang impact eh. Ingnay mo tupad, are you impacted? Are you impacted? Tarunga ha? Dili impacto, impacted. Impact is life-changing. Mao ni kalainan sa impression o sa impact. Dali ra kita ma-impress. Oy, people with kanang talents and abilities, dali ra kita malingaw dito kita, ha? Enjoy kita. Pagkauman, wa, dyan, isodre. Ano mo na? Tanaw ka concert, linga kay, may kang performer. Pag-abot sa balay, wa, again. Pero maminaw lang kag anointed nga music ministry, dili kaayo outstanding ilang mga tingog, pero do. Muna, itabo na ko dito. I was asked by the priest, one of the parishes dito sa California, to help raise funds para sa parish. Niya, dito, tabang-tabang ko after mga 2 weeks, na then concert ni Martin Rivera. Sabot nila, na, ingon si Martin Rivera, okay, I will not be asking for my professional fee, nga dako yun, just a donation. Ngayon lang siya, duha ka groups of kanang, marabag intermission ba? Kaya ising tanon man siya, mag-ilis siya. So, inig-exit niya, arundi malal, may bakante, gawas. Ang problema siya, lagi sa ilang pagkantahon after. So, una-una lang, ang ilang Filipino choir, duha ka buo, pati ko yan, na-pressure mag-choir eh. So, sige nung pagkantahon, di rin ka maon. Pagkantahon, may tagsatag sa mga yabag, mga sharp, mga flat, may ane. Magsalig lang sa uban. Take the challenge kay mga hire pa ta, di bayad pa. So alam, muna-muna practice mga choir dito, muna-muna. Iabot ang concert. Pakang kayo mga Amerikano. Enjoy kayo lang Martin Rivera, maay kayo mag-perform good. Alam, full of energy, pak-pak lang mayo. Wala, ito first time nakadungog ka, maay kayo. Exit sa Martin Rivera, pasok ang choir. Kanta sila duha, kanta. Wadyo na makpak, hilom, gawin kita na, wala. Wala man po, hindi buh. Uyaw, wala buhan pa, wala man po, wala. Kasi nothing happens. Then exit ang choir, pasok si Martin, bagong outfit, wala. Grabe na siyang electricity, no? The whole place was electrified sa iyong performance. Exit, pasok another choir. Ano kaya po? Mingaw. Human, dako income. And I stayed there for the next couple of days. Sige kong mag-interview. So how was that last night? So sabihan niya. They were talking about how great a performer Martin Rivera is as well. Concert, he's not concert king for nothing, no? Pero sila, we enjoyed it. We were so impressed. He is really something else. But, you know, we were more touched by the choir. Kapag uli nila hangto, pag uli nila, sige, pag to, ilang luha.
Mau deh wak sila na makpak, kay wak man din sila na impressed, na impacted man din, laom na impact. Laom ay ganap itong sapak na laom, laom. Hilo man na, ang sapak na, magbaura kayo na. Pero hilo sa tanan, pero protigo ah. Kabuto balay, sige nag-recall sa kanta, sige to ilang luha. Ang alam, pila kaadlang way kaon-kaon to choir, way. Protigo nilang fasting. Ginawa tapi pagkawawa, batuon niya, yung mga maldito. Tawag na gano'n, luha'y ginawa, puro fasting lang tuda-tuda. Mau na si kanindot, mau to'y impact. Lahi na. So nindot, kung naa kay impression, nasa kay impact. Pero papiliyon ka, impact is more powerful. Kay lihok manas Ginoo, di mata ka impact kinabuhi. Kay impact is life changing. Unsa may obstacle sa atong healing? Napisa kung saog ampo, ang maghihapon, muro dili mani, kuan redemptive suffering, but unsa mo gibabag ini? So tanaw na to. Di na to, tagsa-tagsao na, ato lang ihatag ang tanan. So mauni ang babag. Kuan ni siya, kanang introduction sa mga babag. Sa Deuteronomy chapter 28, it's a chapter on curses and blessings. The first part is about blessings. Verse up to verse 14. So good ana up to the last verse 68, nagisgot ang curses. Nya sa verse 23, nagingon, "The heaven that is over your head shall be brass, and the earth that is under you shall be iron." They were imagining that when they pray, their prayers would go through directly to God. Dad! Ano ba? So it's kind of open heaven. Pero kung di ka nikaabot, naging nakababag. Naging nakababag. Naging nakaali ba? Dili ali. Ali, no? Ano? Tong! Di ganun ka lusot ba? Yung mo bless the Lord, tong! Di ganun ka lusot. So mag-imagine kag payong, anin eh. Anan siya, Brad Bart? Ha? Kusok kayong uwan, nandiyo kayong mabasa. Kaya nagpayong man ka. So ang payong mo, unay babag tali sa ulan o nimo. Okay na? So, mauna ang ato ang babag, obstacle. So, for the blessings nga muabot sa tua, tikupan ang imong payong. Kung saan man ang payong nga ba? Mauna. Sa Exodus 25-6, "I, the Lord your God, am a jealous God, inflicting punishment for their father's wickedness on the children of those who hate me down to the third and the fourth generation, but bestowing mercy down to the thousand generation on the children of those who love me and keep my commandments." Familiar kita ng healing of the family tree. Kita ni mo, sala sa katao, up to the third and fourth generation ng effect. Pero kung ikaw magbuhat o maayo, ang blessing ngadto sa thousands of generations to come. Mas dako ginang kaluoy sa Ginoo kaysa sa justisya, no? Pero tanawara. Sa magini, Brad? Nga nung di na magini mo? Irog, Brad, na po ba ni Batire? Wa na lagi, bro. Tanawa ko no. Tandog. Murugwa na gisugod baterya, bro. Wala na no. Ikaw na lang next, bro. So, wala mo tayo clicker. Ikaw na lang next, sir. Next. Next, bro. Ara, good, ha? So, one yung mga patterns na naingan lag pattern of sickness, pattern of sins, negative traits. Kaliwat man na sila cancer, kaliwat diabetes, kaliwat ana, no? Kaliwat. Niya dahil patterns of sin. Kaliwat mga bakakon. Kaliwat nga kanangkuan ba? Huh? Ana. O negative traits. Kaliwat sa putun. Kaliwat nga laik batasan. Nga, di mo na makuha niya. Di mo na liwat. Unsa rasa na abot ka, sister? Tagana. Unsa man siya ay. Masi pag-abot, ipatag na. Mana unsa man na siya. Nagawa sa family tree. Next bro. Ayan. So makita ni mo ang kahoy. Ah, pinaagay sa yahang bunga. Wow, dagana dig baterya na Brad. So, ang PhD sa Ginoo sa tong PhD niya, P preaching, H healing and D deliverance. Mao na ang PhD ni Jesus, mao na iyang ministry. Dili nang PhD nga past high school with difficulty. So, iyang gisugo yung mga tinunan. "As you go preach saying, the kingdom of heaven is at hand, heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out demons, freely you have received, freely give." Next bro. Ayan. The first of the series of obstacles, number one, lack of administration of the sacraments. Importante na. We found out, yung naapagidig ang katuliko din, yung nagko na lang, teenager na lang, webunyag, sa mga ubang lugar. Kaya naguwat palagi sa ilang kumpare, yung muabot, yung sa Amerika, yung pamaniabot, hantod ka ro, pa'y bunyag. Ano ba? So, naing ana, way mga kasal, kanagyan,
kan kayong mga consequences kung kulang ta sa mga sacramental nga kuan ba life atong kinabuhi. Way kasal, way kumpirma, nya way bunyag ang upan, nya way batire. Ana di ay, thank you, brother. very good, bro. Number two, occult practices. Gana gyud mga tradisyon nga wa magagikan sa mga apostoles, magagikan sa katigulangan. Ana nga kinahinig lubong, magsuong-suong sa lungon. No, unya unsay kang taon, London Bridge is falling down, falling down, falling down. So, matagakan urta ng lungon diha, no? Nana, daghang kita mga patuo-tuo. Ban pa niya. Unforgiveness, kana gyud. Sa sige na, babag ng dako kayo, nga di ka kapasahilo. Dako kayo na, nga di kita maayo. Sunod, trauma. May mga na-trauma din na, tanaw niya, murag, na yung mga triggers bitaw, makinumdum na siya ito. Kailangan nag-inner healing, o healing of memories. Kala mga trauma. Kanya, curse, kana, tunglo. Nga, mamuda, I would always advise mga ginikanan, sa unsan ni mo kasuko, si mong anak, ayaw ginagtunglo ha. Don't curse kay luoy kay bata. No, sa mua, nakadungog mi anak tunglo. Pisa kong sawa ni mo, tedyo ka masinso. Tanan ako yung suon, wadyo asinso. So, sawa pinikamot. Kadungog mo mi anak sa mga ginikanan. Nang mo, mabita na, one of the reasons nga, I keep serving the Lord among others. Of course, I love the Lord so much, but one of the things gusto ginako, Moni, nga ang tanan nga mga curses nga ako nadawat, gikan sa akong ginikanan, sa akong apuhan, sa apuhan, ako man ang first generation ako sa akong ginikanan, second generation ko sa apuhan, third generation ko sa akong great-great-grandparents, ana, plus na po ko'y personal na sa, niya mo ato na sa akong anak, dili na. So, the way to cut it off, mauna mo serve ka sa ginubasa, naa ang blessing, kanang mga family tree ni mong mga curses, di ginakalatay sa mong generation. Kaloy sa Ginoo, wa ko'y nakita sa mga anak. Wa ko'y nakita. Kaliwat na mo init ang ulo, grabe. Grabe kayo. Iksoon ako mga dunggam, gabi haman, kaya kaliwat sa kong nanay ang aside. As in, adyo ko'y tiyo ang nakapatayang tao. So, grabe ba? Kuya o kayo, naman, may killer instinct ba? Isugun ba? Ang anak na, wa, again. Adultery, pagka naghana na sa kong Jesus, napagsuon, ang kapit, ikapit ang sister-in-law na po na mo, duha na lang, gabihal. Huwag ko kita na sa mga anak, sa pamatsok sa Ginoo, huwag mo tumaw ang pattern ba? Mauna, ayaw ginoo paluya-luya. Not for your sake, but for your children. No? Puhon, imo mga anak, Ivy. Ayaw. Ayaw gikundangan ng imo bangs, kaya mo na nagdaan, imo swerte. Tao, tila na para ito ah. Para sa anak, mga apupuhon na ito. Diba bro? Ancestral bandages ka na. Last na lang na, I promise. No na. Ang kahoy mailapin na agay sa ayahang bunga. Maayo ganun bunga, maayo ng kahoya. Pero nindot kay purma ang kahoy, niya, ang bunga nindot sa purma, mamurge kayo, purting as luma. Huwag yoy, manguha. Besag guwaknit, daily na mailad. Mayingo na guwaknit, ilaratit. At love kay ka. Ngilo ang mong ipon. Ngilo ang mong bangkil. Di ba? So, dili lang na sa purma mga kaigsunan ko. Okay? What is bandage? A state of being under control or of a force or influence or abstract power. So, ang tao nga naa sa bandage, di gin sa kalihok freely. So, maun eh. Family tree, no? Asa magkana, Brad? Okay? Brad Ray, asa ka diha? So, maun ang family of origin. Panguha na magpicture na karaan dito. Identify, asa kaliwat. Okay, so mo na, familiar mga kita ng genogram, no? Na yung mga pilapan mo diha ng mga blanco. Na yung mga simple nga genogram na asa yung medyo complicated kayo. Identify na tanan. So mo na yung process sa healing family tree. Remember ha, it's a process. This is a process. So, trust the process. Values, role expectations, relationship pattern, problem, coping mechanisms. Ang uban, pag may problema, sige inom niya. Iabot sa generation, sige inom. Outlooks, conflicts, priorities, and decisions. Okay? Yara. Ato ko nung i-pray. Sige, tanan everybody. God grant me the serenity to accept the things I cannot change. Courage to change the things I can. And wisdom to know the difference. Maka-stress mag-unato. Nga di na kita kadawat sa mga butang. Nga di na ginausap. Sama sa imong height. Mauna mag-inat. So, dawatan lang ginan. Sige lang kag-inom. Sige lang kagkaon na ng mga margarin. Niya, naglain ng tiyan niya. Wow, mag-happen. Nawatan na. May stress ka kung mag-high heel ka o duha ka dangaw.
Niglakaw ni mo, nakitukinto, nakadito. Lupig pa'y naggarang, no? Pagabos balay, aguro, eh, ka, iluta dahil kapatid sa kita. No? So, di nagyuga ka tunay, no? Sa iyong kinabuhi. So, ha, there we go. So, make a genogram that includes names, ages of family members, geographical locations, religious background, special skills and talents. Nya sa ilang date of birth, nya marriage separation, kana. Kuan siya. Mao ni siya thorough good. Tagaanta mo example ani no. Ang pangutana mao ni sa process mao ni. Unsa makong klasiha sa amahan? O ang imong aman, unsang klasiha siya sa amahan o unsang klasiha siya sa bana? Ang imong mama, unsa siya klasiha sa mama o isip asawa unsa ka siya? Kana. I-describe lang nimo. O guban pa, mga rules o rituals nga naandan sa pamilya. Process man eh. Nagpadayon ba bang healing family tree na to? Oh, very good, no? So, ninot kayo, magamit kayo nato na eh. So, here's a simple genogram. Simple na siya. Pero gusto kag complicated kayo, naara. Sus, naabot pa guna yun. Naara pa din yun. Kamatayon, X and Y. So, napay mga lesbian couple. Kaya naman nakaroon na. Na, sus, magka-generation kaya nguna na. Lisura sa adapted, maglibog siya. Kinsa maya kung mama ninyo puro mamulaki. Sus, mula siya mabuang mong ginaw. Impact sa bata ni anak. So, kasi ato, di pa na ma-apply. Kaya mga kaya na. Sa Amerika, ilan na nang i-apply. Na para healing bitaw ni Napita, kaya bata, wounded kasi nga. Wasa kay bawo na aday sa inahan. Kaya puro manlaki ang iyong ginikanan. So, kaya sunan ko, unsaon pag-remove sa obstacles? Ano siya? Mangumpisal ta? Kanang confession nga sakto yung pagpangandam ba? Okay? And then i-renounce na to kanang mga patterns niya kunya i-repair ang damage. Kung na ay naguba, ayuhon. Kung na ay nakawat, iuli. Kung na ay giutang, bayran. Ano? Reparation. Okay, sa so ikaguol, kay ang Ginoo, maayong maluluyon man, sama again eh, ni King Hezekiah, nag-ampo siya sa Ginoo, nga mamatay naman utas siya, na gabi una, naghilak siya, Lord, inumdumitan ko, Lord. Ah, yung commitment ni Lord. Ingon si Lord, sige, tagaan ta pa kag 15 more years sa imong kinabuhi. So, ana, we will all die according to schedule. But the schedule is subject to change without prior notice. See posters and print ads for more details. If symptoms persist, change your doctor. Si Juan, kung di pa juga patsunod, sa to, gilunod sa kawa nga nagbukal-bukal mantika. Chill kay si Juan nito, nagwali pa siya, wala siya, napaso pa siya gamay. Cool siya. Imagina, ragod. Kasi pagtuon lang Juan, crispy pata. Pata. So this is year 81, di pagit siya patyunon. Namatay siya sa katigulangon, wala nga, nagiprito siya dito sa mantika, deep fry siya. Murag chicken joy. Okay? So, let us pray. Let's pray this prayer. Okay, kung makuha ninyo, mabasa, larga. Name the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Together, Lord Jesus Christ, I come to you in prayer, not just for me alone, but also on behalf of each of my family members, living and deceased, to plead your divine mercy upon our family tree. I acknowledge that we have grievously sinned, and I humbly beg your pardon for all our transgressions committed against you, against your neighbors, and those we committed against each other. In your infinite goodness, save us from our sins, O Lord, and grant us your mercy. May the precious blood and living water shed abundantly from your most sacred heart rain down upon our family tree to cleanse it of the negative consequences of our sins, most especially the evil effects that continue to be passed down from past generations up to the present one. Heal us of inherited inclinations that lead us to sin, inherited infirmities, mental and physical, that afflict us, and also break any curses and spiritual ties that bind us to unclean spirits. Restore in peace our broken family relationships and unite us in fraternal love and charity under your protective power. Nourish and render fruitful our family tree by granting each person in our family repentance, lasting conversion, and sanctifying grace. Inspire us with a sincere desire to serve you as our Lord, God, and Savior, and choose from our households and from our descendants workers for your vineyard. May we faithfully follow your divine will to your greater glory and honor and to the eternal salvation of every member of our family. Jesus, I trust in you
and I thank and praise you for your goodness and divine mercy. I pray this in your holy and healing name. Amen and amen. Praise the Lord. Pagpakan natong Ginoo.